Good morning, good morning, good morning sa inyong lahat. Ayan, sa aking channel. Magandang umaga sa mga taga-Lhasa dito. Ayan, taga sa Saudi. So, OFW, hi sa inyo mga kabayan. Ayan, magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, welcome sa aking channel. Ayan, may bago tayong lulutuin ngayon, adobo. Actually, adobo, kakaibang adobo. Ayan, pero hindi ako magluluto. Magluluto yung kasamahan ko sa bahay. So, bago tayo mag-umpisa, just click the subscribe and click the bell. At yun, para ma-update kayo sa aking okay? Sige, tara! Kakailanganin sa adobong bicol. Ayan, tawag niya daw ay adobong bicol. So, kailangan natin ng luya, sili, bawang, sibuyas, patatas, syempre manok, at paminta, syempre mantika, toyo, asukal, lalagyan daw ng asukal yun, at asin, at syempre suka. So, ready na lahat mga putahe. So, tara! Umpisa na natin ang adobong bicol. Ayan guys, ayan, umpisa na natin pagluluto. So, una niyang lalagay, siyempre, mantika. Mantika, bubuksan pa lang. Bubuksan pa lang ang mantika. Bagong bilo. Ayan ang mantika. Naligigisa niya ang bawang, sibuyas, luya, etc. So, ayan mo rin uminit yung ano, yung mantika. Pag mainit na yung mantika, lalagay na niya ang lalagay mo? Luya. Luya muna. Bakit luya mo nang lalagay mo? Matagal tumagal. Matagal? Kasi matagal na kailangan mapula-pula. Marapa daw mapula-pula yung ano, yung matagal lumabas yung aroma niya ng luya. Lumabas siya yung aroma ng luya. So, unahin ang luya. Ako dito, totoo naman, nuunay yung luya bago ang bawang. Kaya masusunog yung bawang. Tapos, susunod niya ay pag golden brown na daw yung golden brown ba? Lumabas yung lumabas lang yung ano, yung lasa ng luya. Maghalo sa mantika. Tapos, bawang. Maging golden brown lang kahit konti yung bawang. Sunod ng bawang ay sibuyas. Ayan. Dito kasi malalaki yung mga sibuyas sa Saudi, so expect nyo na marami yung sibuyas. Ayan. Sa atin kasi maliliit yung sibuyas at mahal. After ng sibuyas, pag naluto na yung sibuyas, isusunod na ang ano yung susunod? Patatas. Kasi pipirito pa niya yung patatas para medyo malambot na siya. Usually, pipirito mo pa yung patatas, diba? So, yun sa kanya, ipipirito na niya direct dun sa pag-igisa niya yung patatas. Depende sa inyo kung gaano kalaking patatas ang ano ninyo, ayan. Dito kasi malalaki yung patatas, so malaking hiwa din ang patatas dito. Ako ilalagyan ng itlog yung adobo niya, so yung itlog nilagyan na namin sa kanin para doon na siya malaga yung itlog. So habang nagluluto ng kanin, naluluto din yung itlog. So ayan, susunod na ang patatas.
Ayan, so golden brown na yung ating ano, naluto na yung patatas. So isusunod na niya yung nokma. Ayan, ating main ingredient is nokma, manok. Dijaj, ayan, sa Arabic, dijaj ang tawag dyan. So, haluin lang niya. Naman. So, lalagyan na niya ng paminta. Konti ng paminta sa may isang kutsara lang. Ayan. Paminta. Sa inyo na rin yun kung ano, pero kasi ito, adobong bacon to. So, medyo maanghang to kasi talagyan yung sile. So, yung sile, depende sa inyo kung gaano kadami. Ayan. Buo-buo pa yung sili. So, pagkatapos ng sili, konting asin lang. Ayan. Lalagyan pa ng toyo yan. So, konting asin lang. Para mabalance lang yung, ano niya, para sumitsip yung lasa sa manok. Siyempre, haluin yung muna para maluto lang yung manok ng konti para sipsipin niya yung ano, lasa, lumabas yung lasa ng manok. Malalaman mo yan pag ganyan ang kulay ng manok, ayan. So, dapat wala na yung mga hilaw-hilaw na kulay ng manok. Ayan. Tapos nito, siguro mga 1 minute lang, ayan. Ipipirito niya ng konti, kumbaga, di ba? Kita niyo na na yung ano, yung manok. So, wala na yung mga pink-pink niyang kulay, yung parang hilaw siya. Ayan. So, after nun, pag ganyan na ang kulay ng manok nyo, lalagyan na ng toyo. Ayan. Kasi nga, adobo sa Bicol. So, ayan, may toyo yan. Hindi magiging adobo yan kung walang toyo. Ayan. So, toyo, suka. Ayan, bubuksan pa yung suka kasi bagong bili. Ayan, bagong bili yung suka. Ayan, ayan lang. Kabayan. Suka. Sarap, mga amoy. Amoy ano, suka. Tapos, talagyan ng konting asukal lang. Ayan. Konting-konti lang asukal daw. Ayan. Haluin lang siya. Matamis-tamis ng konti na maanghang-anghang. Ayan. Kita nyo? Ako. Paano pa kaya pagluto na yan? Ay, nako. Mukhang mapaparaming kain yan. So, tatakpan na lang at che-check natin after 5 minutes. Okay? Babalikan natin after 5 minutes. After few moments later. And after 5 minutes, ayan, che-check natin yung adobo natin. Ayan. Okay, i-aluhin yan. Hindi nilagyan ng tubig yan. So, purong-puro yan. Kaya, sauce lang ng manok. Ayan, ang katas lang ng manok. So, pag okay-okay na yan, tatakpan niya uli. So, mga ilang minuto pa bago maluto. 8 minutes. Ayan. So, 8 minutes, balikan natin guys, ha? Okay? After 100 years later. Ayan guys, after 8 minutes, titingnan na natin yung manok kung luto na. Ayan, ayan lang.
Lumabas na yung katas niya. Walang tubig yan, kabayan, ha? Purong ano lang yan. Purong katas lang yan. Tapos, lalagyan niya yung etlog. Ayan, betlog. Na nalaga sa bigas. Kinain na bigas. Ayan na po ang itlog. Apat na itlog. So, titikman na lang kung anong lasa. Ano nga? Okay na yung lasa. Ano nga sabi mo? Ayan na, tikman ko nga. Ano titikim? Ano natin guys? Maramis na nito ang hang. Oh! Sarap! Ayan. Ganito pala ang adobong Bicol. Ayan. Sarap. So, ayan guys. Luto na ang ating adobong Bicol. So, isasalin na natin sa lalagyan. Tara! Yeah. Mm-hmm. Isasalin na natin ang ating adobong ano. Sarap. Ayan, mapapangain tayo niyan ah. Dami. Ang ganda, hindi na nilagyan ng tubig yan ha, pero madaming sabaw sauce. Ayan ating adobong Bicol. Ayan, sana nagustuhan nyo guys. Ayan ang aming adobong Bicol, at sana subscribe kayo ulit sa aming susunod na video i-upload. Okay. Thank you.